Umakyat na sa 60 ang bilang ng nasawi sa pananalasa ng Bagyong Christine sa Batangas. Patuloy din ang pagbuhos ng tulong sa probinsya mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang update niyan sa balitang pambansa ni Isaiah Mirafuentes ng PTV Live. Princess, hanggang sa ngayon, bakas pa rin ang matindi at magmabigat na naging epekto ng Bagyong Christine dito sa buong probinsya ng Batangas. Bakas pa rin ang makakapal na lupa na mula sa bundok at ang malalaking troso ay tambak pa rin sa kalsada. Higit pa rito, mas tumaas pa ang bilang ng mga nasawi sa buong lalawigan. Sumampa na sa 60 ang kabuuang bilang ng mga nasawi dito sa buong probinsya ng Batangas dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Nasa 14 pa rin ang bilang ng mga nawawala. Ang bagong dagdag sa bilang ay nakita sa Balete, Batangas kahapon. Kaya naman, di maiwasan ng ilang mga residente dito na labis na matroma sa nangyaring kalamidad. Lang po noon is kinakausap ko lang po si Lord na tulungan kami. Humihingi po ako ng tulong, humihingi po ako ng pangalawang pagkakataon para po mabuhay pat mali. Kanina nailibing na rin ang lahat ng biktima ng paghuhunan ng lupa sa Talisay, Batangas. 20 ang nasawi roon, mag-iina, magkakapatid at magkamag-anak. Ang libing ay nabalot ng paghihinagpis at halatang mahirap para sa kanila na matanggap na sa isang iglap ay nawala na ang kanilang mga kamag-anak. Kabilang sa mga nakiramay ang alkalde ng Talisay, Batangas, maging ang gobernador ng buong Batangas. Nagtungo rin si Senator Francis Tolentino. Samantala, nagpapatuloy ang tulong na dumarating sa lalawigan, partikular na sa Talisay at Laurel, Batangas. Kahapon, dumating na sa Laurel ang tulong mula sa Office of Civil Defense. Katuwang nila ang Philippine Marine, 2nd Infantry Division ng Philippine Army at Philippine National Police. Laman ng kanilang ayuda ay ilang mga bagong gamit sa bahay. Maging ang Department of Social Worker and Development ay naghatid na rin ng tulong. Kami po ay nalulungkot dahil po sa nangyari na hindi po namin inaasahan na isang napakalakas pong tumama na bagyo dito sa aming bayan, dito po sa bayan ng Laurel. Samantala, Princess, kahapon at kagabi nag-ikot tayo sa ilang mga lugar ng Talisay at Laurel, Batangas at pinuntahan ko yung mga evacuation center. At isa sa malaking problema nila ay ang kawalan ng kuryente. Maliban pa dito, pabigat din sa mga residente ng Talisay at Laurel, Batangas ang kawalan ng signal sa buong syudad. At mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.